What is up, guys? We're back again for another video. So in this video, this is our fourth vlogging guide, and this is called What Camera is Suitable for You. So basically, guys, ang ating pag-uusapan ngayon is mga camera, which is ano ba dapat ang gamitin mong camera para sa content mo. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, diretso na natin to. So, number one, if you are doing a sit-down vlog or in-studio vlog, I would recommend a DSLR. Kasi, ang DSLR is more on professional level. So, may focus siya, may autofocus siya. So, if you're doing unboxing, maganda. And also, some of the DSLRs now have mic input and flip screen. So there you go. So you don't have to worry about framing yourself kasi makikita mo na yung sarili mo dun sa flip screen. And you don't have to worry of recording yourself separately dahil nga meron na siyang mic input. So, I think ang pinakamurang DSLR na merong mic input and flip screen is Canon 200D. So, as the time goes by, kung right now is you're still deciding, pag-isipan mo talaga siyang mabuti and pag-ipunan mo siya talaga, ang presyo ng ating mga camera is bumababa. Why? Kasi ang mga camera ngayon is para na ring phone. So, every year, they will release new versions of those type of DSLRs. So, if you think magmumura siya next year, maybe give yourself time to save up money and then next year mo na lang siyang bilhin. Huwag tayong magmadali na makuha yung isang bagay na alam naman nating mabagal yung return. So, kasi nga, pag bumili ka ng DSLR, talagang malaking pera ang magagastos mo. So, kung tingin mo yung pag-YouTube na talaga yung para sa'yo, then go for it. Spend money if you want, and then make sure at the end of that is may makukuha ka din pabalik. And you'll gain profit. Kasi hindi pwede yung gastos lang tayo ng gastos, pero wala namang bumabalik sa atin pabalik. So, ayun. So, guys, next is if you are going outdoors or travel vlogs or any types of outside your house vlog, yun, I would recommend use your phone camera, an action camera, a point-and-shoot camera, or a mirrorless camera. So, yun yung mga maliliit na na camera na madaling bit-bitin, hindi hassle, and It's not heavy. So, lightweight sila. So, yun yung mga best camera for outdoors. Like, if you're gonna do travel vlogs, all of those camera can take good B-roll. So, yun. Yung mga cinematic type. Lahat yung pwede makapagkuha ng magandang cinematic. Depende lang yan sa inyo kung paano nyo i-edit. Ako, hindi ako masyado nag-i-edit sa mga vlog ko kasi gusto ko mabilisan lang. Lalo na pag everyday vlog ka, you can't spend a lot of time in editing. Kasi nga, kinabukasan, next day, meron ka na namang another vlog na dapat i-upload. And for me, I upload videos every 2 days. So, yun. Kaya ayaw kong masyadong nag-i-edit ng mga kung ano-ano sa mga video ko. It's very straightforward kung nakikita nyo man. So, ayun guys. Also, is advice ko din, bago kayo bumili ng mga gadgets na pang take ng videos, make sure alam nyo kung ano yung content na gagawin nyo. Like for me, I do all the stuff na kaya ko. Like, yun yung mabibigay ko every week or
in the next month, alam kong kaya kong i-continue. So, like, yung unboxing ko, medyo natigil ako sa unboxing dahil I'm saving money for a new camera, ayun nga. And there's food as well. Every week, I always go out. It's just like I always forget to vlog the food. So, yun. And then, I do tech stuff, like, you can see right now we're talking about camera, and then I do advice and tips. So yun. And then meron din ako mga random vlogs. So if you guys, kung meron na talaga kayong focus content, that means you have only one thing in your YouTube channel. Let's say if you're doing a travel vlog, then you can get something small and light na madali lang bitbitin. Most of travel vloggers use two cameras when they go out. It's one for actual videos and photos, and then another one is for B-roll and stuff. So, yun yung napapansin ko sa karamihan ng mga travel vloggers. So, ayun. So, kung tatanungin niyo ako kung ano yung best na camera na pwedeng gamitin ng mga vloggers na magsi-sit down sila, like panglahatan, is I think your phone. Cause you know why? Cause you have your phone all the time. And hindi mo na kailangan gumastos. Kung may cellphone ka na ng magandang camera, solve ka na. Pwede ka nang mag-start ng iyong vlogging channel. Walang problema. Everyone starts with their phone when it comes to vlogging. I started with an iPhone, yung iPhone SE. Yun. So, there you go, guys. There's a lot of cameras there. Just do your research, save enough money, and then if you're decided, go for it. Cameras doesn't really, hindi siya naluluma agad. Even though those 4 years old camera or 7 years old camera will still work up to date, like right now. I remember meron akong Canon 7D. I think it's 8 years old. 5, 6, 7, 8 years old, ganyan. And it can take good videos and pictures, pero ayun nga, in-upgrade ko siya. Tawag na ito. Tin-trade-in ko siya para madagdagan yung pera ko for a new mirrorless camera. I don't have a mirrorless camera. When it comes to vlogging, I use my phone, I use my GoPro, I use my point-and-shoot. Hindi siya G7X. Pinakamurang point-and-shoot lang siya. And also, my DSLR kapag nandito sa bahay. So, yun guys. Yun na yun. Okay? So, huwag kayo masyadong mag-isip na kung ano-ano na, ay, kailangan ko na ganito, ay, kailangan ko na ganyan. No. First, you have to think what you gonna do. Okay? And then, doon ka na mag-isip kung ano talaga yung camera na para sa'yo. And then, pag decided ka na, isipin mo na kung saan mo kukunin yung pambili mo. Okay? So, yun na yun, guys. Yun lang yung masasabi ko about sa camera na suitable para sa inyo. Okay? So, think first bago mag-bye. Kasi, kapag inuna mo yung wants nyo lang, dahil gusto nyo lang yung camera na yon, magsisisi kayo. Nangyari na yun sa akin. Okay? So, yun guys. Yun lang yung masasabi ko about it. And, that's it. That's all for today. So, if you find this video really helpful, thumbs up. And if you don't like this video at all, just give me a thumbs down. It's okay. And if you're new to my channel, hit that subscribe button and the bell button para lagi kang updated sa mga vlogs ko. So, see you guys on the next one. Bye-bye!